ang smikat sa langit, babaeng nararamdaman ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na bat, labindalawang bituin ng kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa ating mahal na Birheng Maria, tayong lahat ay iniimbitahan din ng ating Panginoon na maging tapat sa ating buhay dito sa mundo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa utos at halimbawa ng buhay ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya upang maging karapat, dapat din tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
kasulatan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-dinisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilagilas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot, ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol, sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.
Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Sa iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos ang Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Masaya nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa baba, sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?"
sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15, isang napakahalagang araw, kapistahan sa Simbahang Katolika ang ating ipinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa ating mahal na Birheng Maria. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Assumption Day, ang pag-aakyat na noong nakaraang Webes sa ating feeding program. Yan ang tinanong ko sa kanila sa katesismo natin. May ilang mga kung ano-anong pinagsasagot. Pero awa ng Diyos, may nakasagot pa rin. Ang pag-aakyat, hindi po pag-akyat, pag-aakyat. Si Maria ay iniakyat katawan at kaluluwa pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito po ay ipinroklama ni Pope Pius XII noong November 1, 1950. Ito ang pang-apat at panghuling dogma, mataas na turo tungkol kay Maria. Si Maria, pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, bilang gantimpala ng Diyos, kung si Maria ay ipinaglihing walang sala hanggang dulo, hanggang wakas ng kanyang buhay sa mundo, bilang taong totoo kagaya natin, ngunit ginintimpalaan siya ng Diyos, hindi hinayaang maagnas ang kanyang katawan. Bakit? Sa pagkatandaan natin, inihanda ng Diyos ang katawan ni Maria upang maging sinapupunan ng anak ng Diyos. Kaya hindi hahayaan ng Diyos na yun ay maagnas. Ito ang gantimpala, hindi lang ng buhay ni Maria, kundi ng kanyang katapatan, kabutihan sa buhay. Langit ang kapalit. At magandang pagnilayan natin yan. Alam nyo, nung kami ay seminarista, alam ko si Brother EJ, sa San Carlos Seminary, nung kami nag-aaral, pag Assumption Feast Day, maghapon, naka-expose ang Blessed Sacrament. At year by year, first year, doon pa lang sa formation year, hanggang theology, pati mga formators namin, palitan, oras-oras, nagtatanod sa harap ng Banal na Sakramento, nagpupuri, sumasamba kay Kristo sa harap ng Banal na Sakramento. Taon-taon yan, tuwing Assumption Day. At alam ninyo mga kapatid, yan ang role at buhay ni Maria.
na tayo ay ilapit sa kanyang anak na si Jesus na ating kaligtasan. Dinadala tayo ni Maria. Siya ang katuparan ng pangako ng pangitain sa ating unang pagbasa, ang babaeng ipadadala ng Diyos upang maganap ang kaligtasan ng tao. At sabi nga ni Kristo, si Kristong ating kaligtasan na dahil sa kabutihan, dahil sa pag-oo ni Maria na maging ina ng Diyos, naganap ang kaligtasan ng tao. Sabi sa ikalawang pagbasa, kung dahil sa isang tao, si Adan, naganap ang kamatayan, hindi sumuko ang Diyos. Gumawa siya ng paraan para sa ating kaligtasan. Kaya dahil din sa isang tao, si Kristo ang bagong Adan, nagkaroon ng kaligtasan. Kaya makikita natin kung ano ang napapala, kung ano ang mapapala kung tayo ay makikipagtulungan sa Diyos. Kung ang buhay natin ipagagamit lang natin sa Diyos at hindi kung kani-kanino. Kung ipagagamit mo ang buhay mo sa Diyos, yung talino mo, yung kakayahan mo, yung talento mo, kung ipagagamit mo ang buhay mo sa Diyos, siguradong mabuti ang mapapala. Kagaya ng ginawa ni Maria, ng kanyang anak, sana ganun din tayo. At yun ang hilingin natin sa misang ito. Yun ang hilingin natin sa araw na ito, na Panginoon, patawarin mo kami kung nagpagamit kami sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa luho, sa kasikatan ng mundong ito. Bagkus Panginoon, hanggat may oras pa kami, itulad mo kami kay Maria. Buong pusong inaalay, ipinagkakatiwala ang buhay sa Kanya. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, alam niyo may isa pang santo, ang deboto ni Maria, si San Antonio de Padua. Nung siya'y nabubuhay pa, siya'y kilala sa kanyang pagtuturo tungkol kay Maria. Pinapahayag niya, pinapalaganap niya ang debosyon kay Maria, lalo na tungkol sa Assumption. Si San Antonio de Padua ay pinanganak August 15. Sana tayo mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misang ito, kagaya ng ginawa ni San Antonio de Padua, tulungan natin ang bawat isa. Turuan natin ang bawat isa. Kung tayo man ay nagpapagamit na sa kasamaan ng mundong ito, dalihin natin ang bawat isa, kagaya ng ginawa ni Maria, patungo sa kabutihan at kaligtasan, hindi lang ng ating kaluluwa, maging ng ating katawan. Sapagkat ang buhay na meron tayo ngayon, ang uri ng ugali, ng pag-iisip at gawain na meron tayo ngayon, ang siyang magsasabi ng ating pangwalang hanggan. Huwag kang matakot at madamot kagaya ni Maria. Langit ang kapalit sa pagsunod sa Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
pagkabuhay ng muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating pong itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Ang mga may sakit naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Ang mga patay naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay o Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga nag-aalaga din sa mga may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristong nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal.
Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak nung siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Maniwala at magtiwala na ibibigay ng Diyos ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siyang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, diwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang
Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong na pinadadala online at dito, pagmisa, doon po sa ating parish finance office ibibigay. Yan po ang ginagamit nating pangtulong sa iba't ibang mga kabataang ating pinag-aaral, mga may sakit, at iba pang nangangailangan ng pinansyal na tulong. At ito pong mga in-kind donations, kagaya po ng mga bigas, delata, noodles, kape, tubig at sabon sa ating Benedict Building, kung saan nandun ang ating social service at relief offices. Yan po ay tulong-tulong nating ibinibigay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Sa aking isang taon dito sa Quiapo, nakita ko po ang dami, hindi lamang ng nangangailangan, higit sa lahat, ang dami ng mga taong handang tumulong, handang magbigay ng kabutihan. Salamat, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Inang sakdalinis kami ay hini sa Diyos Ama namin awang binimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ang tinubuhay ipinagdarasal ang kapayapaan litong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria.